Hello guys! Welcome back sa ating channel. So, ito mo naman po ay panibagong ituturo ko na naman po sa inyo. So, ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano nga ba ang tamang pag-abono. So, before guys, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag naman po kalimutan mag-subscribe po sa aking channel and then i-like na rin po ang aking page, Mons TV po. So, start na po tayo guys. So, ngayon po, ang pag-abono po ay ang ginagamit ko po. Ito pong Unique 16 and then Net Rebor po. So, sa isang, ito po, 16 liters. Sa 16 liters po, isang lata po nito. Isang lata po ng Unique 16 and then isang lata ng Net Rebor. Pero po, pag malakihan po ang inyong inaabunuan, katulad po ng isang drum, 200 liters, ang gagawin nyo po ay ang ginagawa ko po sa akin ay 2 kilo ng pagbago pa lang, pag maliliit pa lang po ang tanim, ang ginagawa ko po ay 2 kilo ng Net Rebor and then 2 kilo ng Unique 16. So ito po ang aking abono. So ngayon, pinaghalo ko na po yung 2 kilo ng Unique 16 and then 2 kilo ng Net Rebor po. So ito po ay iano na po natin, ihalo po natin na po siya. Ayan po, pinaghalo ko na po yung Net Rebor and then yung Unique 16. So, ayan po, dalawa pong lata-lahat po ang ilalagay ko. Kasi nga po, yung isang lata po, Unique 16, then isang lata ng Net Rebor. So, ihalo lamang po yan. So, kayo po, kung ano po ang abono po ninyo. Ang iba kasi, ang linalagay po kasi sa, urea, and then ang iba triple 14. Pero sa akin po, dahil gusto ko yung pong, syempre para sa akin naman, quality naman po yung ito pong Yara Mila. So haluin lamang po. So mamaya guys, ilalagay ko po dito yung yung benefits po ng Net Rebor and then yung Unique 16, kung paano nga ba sila nagpa-function na dalawa. So yan lang po guys. Pero kung gusto po ninyo na hindi na po maghalo na maghalo, example po, mag-aabono po kayo kinaumagahan, pwede nyo na po ganito po, pwede na kung bukas po kayo mag-aabono, pwede nyo na pong ang gawin nyo, ibabad nyo na po, tapos bukas pwede na po kayo mag-aabono para po matunaw po lahat. Yan lang po guys ang gagawin nyo. Iano nyo lamang po to. Ano lang po ninyo. Haluin nyo lang po. So ngayon guys, example po, pag medyo malaki na po ang inyong tanim, halo naman po kayo ng kumbaga nasa stage na po ng grower. Pwede na po yung grower and then Net Rebor naman po. And then pag malaki na po at namumunga na, ang ginagawa ko po dito, apat na kilo na po. Apat na kilo ng Net Rebor and then apat na kilo ng Winners. Yung pong Winners po ay ano na po 'yon, pag once na namumunga na po. So, ang pag-abono po, meron pong 2 klase ng pag-abono. Meron pong granules, yung ilalagay lang po dito. Pag granules po, 5 grams. Pag bago pa lang po, mga 5 grams. Or kung gusto niyo gawin ninyong 10 grams. Pero kadalasan po, mga 5 grams. Pag bago pa lang po, 5 grams or 10 grams, ganyan. Tapos, ilalagay nyo lang po dito mga 2 ano po, mga dito nyo po ilalagay. Huwag po dito mismo, dito be. Example po, ganito yung pag-abono, isang klase ng pag-abono. Dito linalagay sa gilid. Dito po linalagay mga 5 grams, ganyan po, pagbago pa lang po. Tapos po, huwag nyo pong hayaan na ilagay po dito. Dito sa kasi po, ang mangyayari dyan, pwedeng masunog po yung kanyang itong stem po, itong ano niya po, itong puno niya po. Pwedeng ikamatay po yan ng ating sili. Sa talong, lalong-lalo na rin po sa talong. Ganyan. Kung meron po kayong talong,
ganun po yung application ko sa pag-aabono. So, sa akin po, mas maganda kasi sa akin yung ganito. Pero, kung ano po yung mas madali po sa inyo, example po, meron po kayong patubig, or inaabot naman po ng patubig, ganyan po yung ibang ginagawa. Granules, dinalagay lang po. Sa akin po kasi, ang ginagawa ko, drenching. So, ito pong drenching, medyo mahirap po ito. So, titignan po natin kung tunaw na po. So, ngayon, medyo tunaw na po. Tunaw na po yung abono. Pwede na po tayong mag-start. Ayan po. Ayan po sa granules. Kaso lang, para po sa akin, mas madali po kasi ma-absorb itong ito po na pag-abol na drenching. So, ayan po ang maganda dito po sa drenching kasi po, na-absorb niya kagad yung dinagay mong abono. Huwag nyo lang po katamaan yung dahon para po hindi po matuto. Yan, ganyan lang po pag-abono. Natapos na po tayo sa ating pag-aabono. So, mas madali po talaga yung granules, yung ilalagay nyo lang po dito yung abono kaysa sa mas mabilis po yun. Kaso nga lang, ito pong abono na pag-drenching, binubuhos nyo po ay madali pong ma-absorb ng mga halaman. And then, pag ganun po kasi, pwede nyo naman po pag ganun po yung way, kung saan po kayo mas mapapadali. Pero po ganun po kasi yung ano ninyo, kinaumagahan or kung gabi na kayo natapos, kinaumagahan, pwede nyo pong diligan. So, yun naman po yung isang purpose lang pag-abono. So, ayan guys, kung meron po kayong mga katanungan and then mga pwedeng i-request po, comment nyo lang po sa baba. At yung ano po nito, yung mga kilo po, yung mga sukat ng pag-aabono po, ilalagay ko po dyan sa baba, tapos basahin nyo na lang po. Then kung may tanong po kayo, comment lang po kayo dyan sa baba. Yan guys, sana po ay natuto po kayo sa araw na ito. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you and God bless.